Hey, what is up guys? It's me, Kevin from NerdKPH. Magandang umaga or magandang gabi sa inyong lahat. And ngayong araw na ito, ay share ko sa inyo ang aking setup ngayong 2019. I'll be sharing with you my setup and kung ano yung mga ginagamit ko for gaming, for my work, for editing videos, and kung ano yung advantages ng paggamit or pag-setup ng ganitong arrangement. And of course, I'm really proud sa mga ginawa ko and I'm really excited to share you kung ano man yung mga nandito ngayon. And huwag na nating sayangin ang oras. Tara, simulan na natin. Ano nga ba yung nagpa-power up sa buong setup ko? Ito yung ASUS Card 2 gaming laptop na bili ko last December sa SM Mega Mall. And may spec siya na Intel 8750H 1070 graphics card, 16 gigs of RAM, 1080p 144Hz display, 256 NVMe SSD, and meron siyang 1TB 3.5-inch hard drive. So ayun na, of course RGB siya at gusto ko yung ano, yung iba naman ayaw yung ganitong design na camouflage. Nagmamatch siya dito sa JBL Charge 3 ko, which I'll get back to later. And ayun, ang maganda rito sa laptop na to ay yung screen niya, napakalinaw, very vibrant, and yung 144Hz ay talagang na-utilize niya at very ano siya, hindi siya makapal, manipis lang siya in comparison sa ibang mga gaming laptop. And yung selection niya ng ports is yung marami siyang selection ng ports. Meron ang kinagandaan na rin ito ay may SD card slot dito. Yan, may SD card slot siya dyan at meron siyang extra na 3.1 USB. Ang ayoko lang dito sa laptop na to is yung ano siya, mabilis maubos yung battery pag hindi nakasaksak, tsaka medyo may kabigatan din siya compared sa ibang laptop. Of course, ito yung main screen ko. Ito yung INFINI M7. I'm really not sure kung binibenta pa nila ito, pero nabili ko siya around I think 2 years ago, mga 15,600 pesos if I remember correctly. Ang maganda dito is 144Hz siya. And marami nang pinagdaanan kami nitong monitor nito sa gaming, Overwatch. I've been playing that for about 200 to 300 hours before, pero nag-stop na ako ngayon kasi nag-focus na ako ngayon sa work. And ayun, yung eto naman very vibrant din. Hindi ko sure kung ano yung panel niya, pero very close to an IPS. It's a very good monitor for the price. I really cannot complain about this monitor. Very lightweight, very minimal lang siya. Plastic lang yung table natin and hindi siya ganun katibay, which is temporary. I'll be changing this table as soon as possible. Kasi ano, I'm really not confident about this desk, pero kung sa yun yung mga nagtitipid, kung ano man yung ayun yung gumastos sa table, nabibili to sa Ace Hardware, I think around 2,500, which has a 4 feet na haba from edge to edge. At ito namang secondary monitor ko, this is for streaming, though hindi pa ako nag-stream, pero I'm still thinking kung paano ko siya sisimulan. If you could guys help me, paano mag-stream and paano simulan ng streaming and gaming at the same time, you can comment down below and let's talk there. And of course, my secondary monitor nga is yung Spectre Pro, which is na-review ko na rin. Curved monitor siya. Meron siyang 144Hz din na display. Pero ngayon kasi naka-HDMI lang siya. So ang maximum output niya ngayon is 120Hz lang, since nakakabit siya dito. Hindi sa display port. Sa ano lang siya, sa HDMI port lang siya. Ay ang maximum output ng cable na ito coming from here to there is 120Hz lang. Ito naman is 144Hz. Yung na-maximize niya yung screen niya. At meron siyang full-size na display port to mini display port. Hindi naman kasi ito yung ginagamit ko for editing eh. For ano lang to, Facebook, for YouTube, searching for documents or
yun nga, for future streaming, for may Discord, ganun, and for Twitch, anything na possible, I'll do that. Next is yung peripherals natin. Yung mat na ito, nabili ko lang ata, is 280 pesos sa Shopee. Ililink ko na lang dito sa baba. Yun lang, maganda yung texture niya. Pwede mo lagyan ng documents dito, resibo, ganyan, pera. Pwede mo lagyan. This is my Logitech G603. And bago pa lang to sa akin, I really can say anything about this. Pero maganda siya sa kamay, very ergonomic. Meron akong one battery sa loob, so it cuts the weight down for about, what, 20 grams to 15 grams. Ayoko kasi na medyo mabigat na mouse, and I like it very, very lightweight lang. And of course, wireless siya, yun na rin yung pinaka-selling point kung bakit siya, kung bakit ko siya binili. It's because ayoko na masyado maraming cable na nag-route dito. So yun nga, very impressed with this mouse. Lilink ko na rin sa baba. Sa data blitz ko siya nabili, if anyone's wondering. Going to the keyboard, of course, this is the Rock Elise with the customized YMDK die sub na keycaps. And na-review ko na rin yan. Lilink ko na lang sa baba. If you guys, you can check it out. And dito yung stock keycaps niya. Yung stock keycaps niya is yung black, color black. This is a customized YMDK. And the link ko na rin sa baba if you're interested. I'm really impressed with the switch, the Gateron yellow switches. Hindi ako fan ng linear, but I find this very, very comfortable to type in. In comparison sa reds, I think I prefer this one over the Gateron reds. And ito naman yung aking controller. This is the sports white edition of Xbox, limited edition. As you can see, hindi talaga ito yung kulay niya. Ito is yung teal pa rin. Ito kasi is rechargeable. So bumili rin ako sa Shopee na rechargeable because ayoko nung naglalagay ng battery dito kasi lagi ako nauubusan ng AA battery. Lilink ko na rin sa baba. So data blitz ko rin siya nabili. Maraming anong gustong bumili nito kasi hindi pa daw nila nakikita yung ganitong design. I think nag-release sila ng isa pang design ng ganito. Hindi, ibang kulay nga lang. Ito naman is my JBL Charge 3. And of course, matagal na ito sa akin. And hindi lang siya nagmamatch dito sa setup. I don't know. Nagmamatch siya dito, ewan ko. Pero this may seem out of place here. Pero wala pa kasi akong magandang speaker na nabibili now. Pero ito ginagamit ko for my overall use lang din naman. And para lang merong music, hindi lang nanggagaling sa laptop yung sound. Ayoko ma-stress yung sound nung laptop. Kaya ginagamit ko tong JBL Charge 3. Ito naman yung headset ko for gaming and for streaming is the Cloud 2 HyperX. Yun, very comfortable. Very soft sa head, hindi iniipit yung ulo mo. Yung sound niya is very very alive pag nagigaming ka, you know where the enemies are. And the quality seems to be very very good for video editing. This is the Audio Technica M30X. Ayun lang kasi kaya ng budget ko pero balanced yung tunog niya. Nabili ko ito around 3.5 bata sa Lazada before. I don't know about the price this one. Lilink ko na lang din sa baba. Yung bracket sa likod. This one. Yung bracket, yung dual monitor arm ko is very sturdy naman. I think around 1,800 pesos. Nabili ko rin sa Lazada. Para lang hindi, meron akong space dito sa baba. Malaki kasi yung stand dito eh. So, it will take a huge space sa table ko pag kinabit ko pa yung stand niya. Eto nga pala yung nakikita nyo nagbe-bend yung I would not suggest na doing this na ika-clamp nyo ng super diin yung because it will warp yung table nyo. But it gets the job done. So I suggest lang sa hindi siya plastic surface para hindi mag-bend yung sa baba, yung clamping nyo sa baba. I'm really impressed with the dual monitor stand, which hindi siya ganun kamahalan pero maganda yung performance niya, yung
kung paano ko na nagawa. Medyo mahirap lang i-set up yung dual monitor. Pero it is what it is, guys. That wraps up my video about this setup tour. Thank you for watching. And if you have any comments, suggestions, or recommendations dito sa setup ko, kung paano ko siya may improve, you can feel free to comment down below. And of course, wag niyong kalimutan mag-subscribe and mag-click sa notification bell for you to be notified kung may pinapost akong video. And hopefully, next video, ay nandito pa rin kayo. I'm really excited. Marami pa tayong videos na ilalabas. If you want me to do any more of this setup tour, or if you have any yun nga, suggestions, let me know. And you can hit me at my Twitter or my Facebook. Meron din ako doon. And yun lang. Maraming salamat and have a great day.